Andito ako ngayon sa Shell. Ito, dito yan sa Las Marinas. Ayan o. Nagpapa wheel alignment ako. By the way guys, ayun yung aking first car. Second hand lang yung nabili kong yan. Siguro tatanungin niyo ako, bakit second hand yung binili mo, Daisy? Una, wala akong pambili ng brand new. Yun talaga yung kauna-unahang reason kung bakit second hand lang yung binili ko. Ayoko naman pilitin yung sarili ko na bumili ng brand new tapos hindi ko naman kayang bayaran. So, medyo mahirap yung ganun. Pero malay nyo, diba? Soon, malay nyo naman. So, pangalawang reason ko kasi zero knowledge talaga ako sa pagdadrive. So, ibig sabihin, wala talaga akong alam sa pagdadrive. Pero ngayon, marunong na po ako magdrive. Meron akong driver's license at kung saan-saan na rin ako nakakarating. So, yung ibig ko sabihin, sinunod ko kasi yung sinabi ni Sir Chinkita. Napanood ko yung kanyang video dito sa YouTube at sinabi niya na kung ikaw ay baguhan na driver at mag-aaral ka pa lang talaga, as in zero knowledge, yun nga, kagaya ko, ay wag na wag ka muna, hanggat maaari, ay wag na wag ka muna gagamit or bibili ng brand new. Tapos gagamitin mo lang pang practice. Naku, lalo na kung kagaya ko na wala naman talagang pambili, agad-agad, diba? Di bali kung milyonaryo, yung tipong talagang pinanganak kang may gintong kutsara at tinidor sa yung mouth, eh yun, siguro kahit mamahaling sasakyan pa, pwede mong bilihin. Eh, sabi nga ni Sir Chinkitan, o diba, kapag brand new, tapos nag-aaral ka pa lang, nagasgasan, medyo nabangga ka, na-aksidente, naku, ang sakit sa puso. Kasi nga naman, brand new, diba, magagasgasan, magkano yung gagastusin mo. At ayun na nga, nakarelate naman talaga ako sa sinabi niya. Imagine na, second hand tong binili ko pero nasaktan ako. Yes po, nung aking pangalawang araw ng pagdadrive, tinuturuan ako ng pinsan ko, nabangga ko yung kotse ng aming city councilor dito sa Das Marinas. Siyempre, nagbayad ako. Yes naman po. Kasi kasalanan ko naman talaga. Kasi may dumaon na aso eh. Iniwas ako yung aso sa kanya ako nagdare-darecho sa sasakyan niya. Muti na lang, sobrang bagal ng pagdadrive ko dahil nga nagsisimula pa lang akong mag-aral. At natapakan ko agad ang preno. Tapos to the rescue yung pinsan ko, handbrake naman siya. Kaya medyo gasgas lang talaga yung inabot. Pero syempre, hindi ko naman pwedeng iwan yun ng ganun-ganun na lang. Nakakaya naman. So yun na nga, sa madaling salita, nagbayad ako at pinaayos ko rin yung sasakyan ko. Imagine kung brand new yung sasakyan ko na kinuha. Yung tipong nagmamonthly ka pa lang, di ba? Bigla na lang nagasgas na gano'n. So, masakit sa puso yung gano'n. So, buti na lang sinunod ko si Sir Chinkitan sa kanyang sinabi. At wala rin naman talaga akong pambili ng brand new. So, yun na nga. Sobrang saya ko lang kasi ito ay pawis talaga. Pagod at pawis ang aking pinambili rito. Although mura lang naman to. Siguro barya-barya lang to sa mga mayayaman. So dahil nga mahirap lang kami, ito ay aking iniingatang maiging maigit. Dahil nga ito ang aking first car. Ang pangalan niya ay Una. Una ang kanyang pangalan. And kulay red. Bakit? Kasi nga ang kulay ng YouTube ay red. Yes. And ginagamit ko pala ito sa aking pagtitripping. Kasi nga nagtitripping ako. Sumasama ako sa mga tripping-tripping kung saan-saan. Merong ibibentang lupa. So sumasama ako doon para ma-vlog ko. Totoo lang, wala naman talaga akong balak bumili ng sasakyan. Mas gusto ko na mag-save ng, alam mo na, ng pera para sa pagtanda natin, di ba? And bumili ng kung ano ng mga investment like lupa or whatsoever na pwedeng pang-invest natin. Kaya lang, may mga pagkakataon talaga na kailangan mong gawin. So, may mga pangyayari na kailangan mong bilihin, Daisy, para matuto ka na mag-drive and mag-solo ka sa pagtitripping. So, ganun. And yun nga, mas maganda yun nangyari. Kasi nga, solo ko na ang komisyon. Yun yarn. So, yun na nga. Bakit nga ba ako nagpapawheel alignment? Kasi nga, yung pinsan ko, mamaya makikita niyo yung pinsan ko na andyan. Actually, nandyan siya. Kasama ko siya yan. Hinaram niya yan na tumuwi siya ng Baylen doon sa kanila. So, dahil nga siya ang nagtuturo sa akin na mag-drive dati,
So ayan, gamay na gamay niya na yung sasakyan na yan. Kaya ako naman ay kampante rin sa pagdadrive niya. Kaya lang talaga aksidente, no? Hindi niyo talaga maiwasan eh. Kahit anong ilag mo talagang aksidente yan. Walang, hindi ka makakailag, ganun. So ayun na nga, napauwi na siya ng gabi. Nandiyan sa Tagaytay, galing siyang Bailen. Eh, may isang bato daw na nasa kalsada at iyon ay natapakan ng mga gulong ko. So, sa madaling salita, yung gulong ay sumabog. So, ang nangyari sa kanya, gumilid muna siya. At nung pinalitan niya na ng gulong, kasi may reserva yan, eh yung kanyang, ano, tie rod ba yun? Yan, tama nyo na lang ako sa mga magagaling na sa mga sasakyan. Yung tie rod niya ay naliko dahil nga malaking bato na kanyang natapakan. So, nag-overnight siya sa Tagaytay. Diyan siya sa kotse natulog. Kasi sabi ko, wag na wag mong iiwan yan. Diyan ka hanggat wala pang mekaniko. Actually, may mga pinsan naman ako mekaniko kasi may mga talyer, kaya lang malayo ang kanilang lokasyon. Nasa Mendez pa sila. So, medyo gabi na noon, mga 10 o'clock yata ng gabi. Nakakaya naman natatawagan ko para i-rescue lang yung pinsan ko na ito. Sa side kasi to, pinsan ko to sa side ng nanay. So, yung mga pinsan ko naman na mekaniko sa side ng tatay yon. So, ayun na nga, nag-overnight siya dyan sa Tagaytay. O, diba, sa Sial. Kahit nasuwang-suwa na siyang dumadaan doon sa Tagaytay. Kasi nga, tiga-Bailen siya. So, ayun, kinaumagahan, may dumating ng mekaniko at inayos lang, tinuwid lang yung tie rod at nakauwi na siya. Kaya lang napansin namin, nung isang pamangkin ko naman, kasi pinatingin ko sa kanya, napansin niya na hindi pantay yung pagkakalagay ng gulong. Kaya ang ginawa niya ay kanyang inayos, pati yung tie rod inayos niya. Meron siya mga pinalitan din na parts. And sabi niya, pa-wheel align ko daw para sureness tayo. Kaya nandito kami ngayon sa shell ng pinsan ko. Yung nagpasabog ng gulong ng aking una na sasakyan. So ayun, masaya ako kasi nga kahit papaano, kahit mumurahin lang ang aking sasakyan, at least ito ay galing sa aking pagod, hirap, pawis, di ba? Parang sarap sa pakiramdam. At wala tayong tinapakan tao sa ating pag-iipon at pagbili na sasakyan. Wala tayong ginulangan na tao dyan. So, yung pera na pinambili natin ay malinis na malinis. At maganda yun, syempre. Pero alam nyo ba, totoo yung sinasabi nila na sakit sa ulo nga naman ang bumili ng mga second hand. Bakit? Kasi nga, kagaya nito sa akin, ito po ay Honda City 1997. Oh, imagine. Ang tanda niya na, di ba? 1997 pa siya. Kaya lang yun lang talaga ang kaya ng budget ko. And ayun nga, sabi ko sa inyo, ayoko muna bumili ng brand new or kumuha ng brand new. Kasi nga, ayun nga, naaksidente ako, di ba? So, masakit sa heart. Kaya lang eto, marami na rin akong pinalitan sa kanya. Kasi nga, gusto ko sana baguhin yung mga nakikita kong hindi kagandahan sa takbo niya. And ayun na nga, medyo magastos nga talaga. Kaya, ayun, kung kayo naman eh milyonarya, milyonaryo, at marami talagang pera, mayaman, siguro, bili kayo ng brand new pang practice-practice nyo. Pero kung kagaya kayo na medyo hirap sa buhay at talaga namang tipid-tipid, so, bagay na bagay sa atin ng mga second hand. Huwag kayo mahihiya kahit second hand ang ating sasakyan. At least, di ba, kahit pa paano, medyo nakakaipon-ipon tayo at natututo tayong mag-drive, ano. So, ayan yung aking pinsan na nagturo sa akin yung mag-drive. At siya rin yung dahilan kung bakit nandito kami ngayon sa Shell. So, yung video natin, paulit-ulit lang siya. Pabalik-balik sa akin. Papunta kasi sa akin yan dahil nga, sasabihin niya sa akin kung magkano yung estimate na babayaran namin sa Shell. Eh, sakto naman, nung palapit na siya, pinutol ko na yung video. Kaya, ayan o, toink, babalik. Natatawa ako. So, yeah, mabait naman yung pinsan kong yan kasi marami na rin namang hirap yan na pinagdaan sa pagtuturo sa akin sa pagda-drive. Wala naman kaming binayaran dyan sa Shell. Uy, may music na akong background. Kasi nung chinek ni Kuya Mekaniko is okay naman daw na ang gulong siya kayong tyrant. Siguro nagtataka kayo bakit hindi tatay ko yung nagturo sa akin. Choice ko po yan kasi alam nyo ba, ang dami ko napapanood na kapag tatay, kuya ang nagtuturo or asawa, mainitin ang ulo.
at namumura at nasasaktan ang tinuturuan. So eto, under ko siya kasi nga mas matanda ako sa kanya. So hindi niya ako masigawan. Hindi niya ako mamura. Actually, ako pa yung nananakit sa kanya. Ako pa yung kumukurot sa kanya kapag mali. Ako pa yung naninigaw sa kanya. Ako pa yung nagsabi na mag-focus ka sa akin ha. Kailangan nakapokus ka. Yung handbrake hawakan mo. Ano, tama ba yung ginagawa ko? Ganun. So, hindi niya ako mapagalitan. Kaya, ayan, siya talaga yung kinuha ko na magtuturo sa akin. So, ayan guys, na-share ko lang naman sa inyo si Una, ang aking first car.